So, ayun na nga, ang mga tanong ng karamihan, masakit ba magpa-swab test? And my answer is... Nakapila ako for COVID test. Ang hirap ngayon guys. Mamaya i-update ko pa kayo on detail dahil nahihiya din ako dito. Guys, kakatapos lang ng swab test. Shit. Kakatapos ko lang sa lahat ng mga security check like immigration, sa swab test, at marami pang iba. Maraming procedure ngayon. Pero now, ang gagawin ko, baggage claim, and then saka kami iho-hotel. Now, mag-CR muna ako, guys. Tignan natin CR nila. The super duper automatic CR. Okay, dyan ko muna yung gamit ko. And... lock. I mean, luck. Guys, pakita ko muna sa inyo yung food na binigay nila sa amin bago ko siya kainin. So, ito, hindi ko alam kung ano to. Para siyang hamburger, and then parang chicken, tapos may mga veggies din, ang iced tea, and then meron silang peaches, I guess. Ayan yung food na binigay nila for this, for tonight, dinner. And welcome to another vlog. It's June 29, first day of my quarantine. This video, this is going to be a story time video since hindi ako nakapag-vlog ng maayos kahapon. I know, sobrang ikli lang ng mga clips and para sa akin, hindi ako nasatisfied dahil hindi siya masyadong informative dahil, wait nga, ilagay ko muna kayo dito, saka tayo magkwentuhan. Okay, let's start the story time. So actually guys, kanina pa ako gising. It's already mga 2:11. Ayan, 2:11 na ng hapon ngayon. Tapos ngayon lang ako nakapag-vlog. Sabi ko kagabi mag-vlog ako for you kasi nga para ma-update ko na rin kayo kung ano ba yung naging process sa aking pagdating dito sa Japan. Okay, so my flight is on June 28, 2020. Supposed to be dapat Terminal 2 ako kasi ang PAL talaga, yung flight ko, is Terminal 2 siya lagi. Ang sabi nila, lahat daw ng international, Terminal 1 na. So, hindi ko alam kung
I think parang ang pagkakaintindi ko, Terminal 2 na yung ginawa nilang Terminal 2 yung mga domestic. Nasa airport na ako, Terminal 1. First time ko doon actually, so medyo nangangapa pa ako. Hinanap ko yung mga sa counter, sa check-in counter obviously. And wala silang online check-in dahil naka-online check-in na ako lagi. At wala silang mga ganong counter. So I had to line up pa ulit para makapag-check-in ako. Unlike sa Terminal 2 kasi, pag online check-in ka, dun sa pipil, and yung mga hindi naka-online check-in, may ibang counter kasi sila para doon. Okay? And then, next! Habang nakapila ka doon, meron nang ibibigay sa'yo na parang health contract tracing information, something like that. Yun nga, check-in, immigration, and then, medyo malayo yung lakaran para sa papuntang gate. So, I'm in the gate 10. So, medyo malayo yung nilakad ko doon. In normal kasi, pag pupunta ka sa gate mo, kahit saan, dun ka lang uupo, kahit sa mo gusto. But in this new normal, kailangan para meron pa ulit siyang pila, i-check yung mga documents mo ng isang attendant doon. Another pila na naman siya. Pero madali lang naman. Basta ayun lang naman din yung i-check nila. Basta kompleto ka lang sa lahat ng mga documents and files mo. Hello? No, I don't speak in Japanese. Yes. I will be leaving at 6 PM later tonight. Today. 6 PM. Thank you so much. Bye. Ang bait talaga ng mga Japanese guys. Super bait. Super accommodating. Lalo na itong hotel. So, balik tayo doon bago tayo mag-room tour. And alam ko, gusto niyo rin makita itong room kung saan ako nakatuloy. At medyo haggard tayo today, no? Wait nga, maglagay lang ako ng lipstick. Guys, and sana mas okay itong lighting na to kasi nakatapat na ako dito mismo sa araw. So, ayun. Sana ba ako? Plane naman. Hindi ko alam po nakapag-vlog ako doon or kahit mga short clip lang. Pero sa plane, sakto lang yung mga pasahero. Hindi rin naman siya madami, hindi siya konti. And sa upuan, walang social distancing. As in, kung dito ka nakaupo, dyan ka uupo, hindi siya yung katulad sa bus na kailangan alternate. Hindi. Bago kami palabasin ng aeroplano, ano siya, by 15 persons muna. Pagbaba ng aeroplano, by 15 persons muna. Okay, first 15, and then sila muna yung PCR test, and then another 15 persons. So, ganun yung mga nangyaring, ano, para hindi daw maging crowded yung space. 5 o'clock in the afternoon yung pagbaba namin dito sa Japan. And then, siguro natapos kami, all in all, by 8 PM. 8 PM, nandito na ako sa hotel nun. Ako, talagang matanong ako, kinakausap ko talaga yung mga Pinay o Filipino din na mga nakakasama ko. At lalo na meron din ako mga ka-age and mag-isa lang din nagta-travel, yun din talaga. Kailangan mo din magtanong, lalo na sa kanila din, kung tinanong ko kung paano yung PCR test, kung... Kasi takot ako sa swab test, guys. Kung sa ilong ba, and then sa mouth, and something like that. Kung ilang days kami dito, kung paano yung food and wifi namin. And ayun yung mga natanong ko dun sa ano, attendant dito sa airport. And then sabi niya naman, free stay, free food, free wifi. Doctor yung nagtitest dito. And gusto ko sana kumuha ng kahit short clip lang, pero hindi talaga, ma-stricto talaga sila dito. Hindi ko, tsaka natetense din talaga ako, guys. Parang mixed emotion kasi yung nararamdaman ko, natatakot, kinakabahan, susuka. Alam niyo yung emotion na ganon, parang wala, lantang gulay ako, kaya hindi din ako masyado nakapag-vlog. So, ayun na nga, ang mga tanong ng karamihan, masakit ba magpa-swab test? And my answer is... Medyo. Medyo masakit siya, guys. Pero, ito kasi, bago pa ako makarating dito, I did my research na kung paano yung procedure ng swab test. And yung swab test nila dito, sa ilong lang, wala sa mouth. And sa isang butas lang ng ilong. So, malaking cotton bud siya. Tapos, pinasok siya. And sa mga napapanood kong mga naka-experience na din, sabi nila, masakit. Yung iba, nagdudugo. Pero para sa akin, masakit siya ng very, very light lang. Pero kaya mo naman. Mas masakit pa yung, ano guys, mas masakit pa magpa-facial kesa sa swab test.
Siguro I think kaya nagiging masakit siya para sa iba kasi hindi ka komportable. Kaya alam mong merong nakasuot or may nakatusok sa ilong mo, kaya ka nasasaktan. Mas masakit pa yung ano, alam niyo yung nalunod ka sa swimming pool gamit parang may nasingot ka na water sa ilong mo. Mas masakit pa yon. Tsaka yung parang, di ba parang napapasukan ng kanin yung ilong natin. Mas masakit pa yon, guys. Kaya parang feeling ko kaya naman. Kung masakit ba siya o hindi, slight lang, medyo lang po, kayang-kaya naman din. Eh ako talagang ano ako, konting ano lang, parang konting, basta takot ako sa mga ganyan, guys, promise. Sa mga takot din na kagaya ko, like sa injection, takot ako. Paglagay ng contact lens, takot ako. Mga tusok-tusok, basta anything medical, takot talaga ako, guys. Wait nga lang, silent natin. Pag inom nga lang halos ng gamot, takot din ako sa mga magsiswab test pa dyan or mga lilipad din abroad na kailangan magswab test. Okay, matakot. Kaya-kaya nyo yan. Ginawa ko kasi, nag-inhale ako. Kaya pagka-inhale ko, sabay yung paso. Kaya parang medyo ano siya, hindi siya masyadong masakit. Kasi feeling ko pag nilabanan mo, mas doon ka masasaktan eh. Kaya, ayun, inhale lang. Konting parang ikot-ikot, konting dot-dot, ganyan. Ah, okay na. Kaya din siya nagiging masakit sa iba dahil meron siyang aftershock na sakit. Ayun yung ano doon, guys. Yung parang doon mo na-realize na, ay, masakit pala siya. Pero, hindi, guys, eh. Parang kaya talaga. Kayang-kaya. Kaya, ayun. Ayun lang naman masasabi ko. Kayang-kaya niya yan. And then, ayun na. After ng PCR test, sa immigration na kami. Then, sa immigration, ganyan. And after immigration, we have to line again, mag-wait sa aming number kasi nga i-check in daw kami sa hotel for quarantine. So sabi nila 2 days daw yung pinaka maximum na result. Pero guys, hindi siya umabot ng 2 days. Tamad ka na siya, guys, nandito na sa akin yung papel. And I am negative. Negative tayo. Thank you so much, Lord. Okay, start na tayo ng room tour. Ito na yung door, guys. So, meron nakalagay na, ayan, mahilig sila sa mga ganyang attachment. Kaya, wala ka talagang tanong or instructions na makakalimutan. So, ayan, meron silang, please do not get out of your room. So, meron din translate na Tagalog. So, ayan, nakalock siya. And then, yung key, kailangan mo siyang ilagay dyan para mag-open yung light. So, ayun lang siya. Medyo makipot siya, guys, pero sakto na. And then, on the left side, or pag nakaharap ka na dito, ayan, this is the view, the full view ng aking room, hotel room. And then, dito naman sa left side, ayan yung mga switch ng lights. Dito yung bathroom. Ayan, super cute lang. Hinang ko na yung towel ko dyan kasi naligo na ako kanina. Super simple lang din ang bathroom. Ayan, toilet, may sink, may bathtub, tapos may tissue dito. Ayan. Ayan, guys. So, usually, di ba, yung toilet is naka-container siya ng ganyan. Pero ito, naka-built-in siya. Kaya wala talagang masasayang or wala kayong maiuwi. Kasi mga hoarder, ayan, face body wash, conditioner, and then the shampoo, shower. Ayan, super simple lang. Karami naman ng mga Japanese, guys. Parang minamaximize talaga nila yung space nila. Kaya, that's cute. Patayin na natin. Itong sleeper, guys, dito ko siya nakuha. Diyan siya naka-insert. And then, ayan, may another instructions na these sleepers are clean every day. So, meron din silang shoe polisher dito. Ayan, hindi pa nakikita. Pero, ayan na. Ito na yung room. Ito na yung desk. May aircon. May clock, may mirror, and then may TV na hindi ko nagamit dahil hindi naman din ako nanonood ng TV. And that's the bed. Ayan, guys. Isa lang yung pillow, kaya medyo sad. Pero okay na yan. Tapos yung mga gamit ko, yung isa kong luggage, in-insert ko dyan sa loob para hindi masikip. So, ayan yung aking hand carry, and then my big maleta. Tapos ito yung suot ko nung dumating ako dito. So, ayan lang. Yung view. Entrance lang yan ng hotel, guys. Tapos, ayan na yung airport. Ayan, super lapit lang namin sa airport. So, ayan. Medyo maganda rin siya, guys. Not bad, diba? And sorry kumakalat, but this is my desk.
Nung pagpunta ko dito, guys, wala naman yung mga gamit na yan. Ang nandito lang is yung water and then ito, itong papel na to. So, ayan, papel na yan. Okay, upo muna tayo dito. Papel na yan, nakasulat dyan lahat ng instructions. Lahat ng tanong nyo, dyan masasagot. So, here, meron palang ref. At walang laman. Tapos, ito lang yung trash can. And then, this is my bedside table na mayroong tissue and mga foods. Tapos, may kettle. And then, meron din silang mug. So, ayan, may safe box. Oops! And that's my trash right there. And yung nalaglag, actually, kinina ko lang din to. Oh my God. Kanina ko lang din to na discover. Ito yung flashlight nila. Emergency flashlight para just in case. Pupuhadin ko siya dito. Tapos nawala yung light niya, diba? So, ayan. Meron tayong telephone. May mirror. May blow dryer. Tapos, ayan yung mga details na kailangan nyo. Tapos, dito guys. Ayan, meron lang socket. And ito yung mga food na binibigay nila. Tissue and then water. And that's the room tour, guys. Ayun, update, guys. Inaayos ko na yung gamit ko. Kasi mamaya, mga 6 PM, susunduin na ako dito. So, ayun. Kung nagtatanong kayo kung kailangan ba ng travel authority, kasi nga, yun yung advice sa atin, diba? Kailangan natin ng travel authority pagpupunta tayo sa airport or pupunta tayo galing abroad. So, in my case kasi, guys, hindi siya hinanap. Kahit sa Pilipinas, sa airport doon or dito sa Japan, hindi siya hinanap. So, kung tinatanong nyo kung kailangan pa ba yun, kailangan pa ba namin magkuha ng ganun, I think kumuha na lang din kayo kasi, di ba, mas maganda rin na ready. Siyempre, di ba, mas maganda rin na wala kang iniisip and ready ka sa mga documents pag may hinanap sa'yo. Ayun, update ko kayo. May mga umaalis na rin dito na mga kasabay ko sa aeroplano. Marami nang umalis, guys. Eh, ako mamaya pa ako masusundo. So, ayun. Ang cute kasi lahat. Kanina, kasi yung result, nilagay siya dito sa pintuan. Parang kumatok lang, mga ilang knock lang. Tapos, doon nila in-insert yung papel. So, ayun. Narinig, bago ko pa mabasa yung akin, narinig ko na sila na, oh, thank you, Lord. Ganyan-ganyan. Negative. Parang feeling ko ang daming negative sa amin. Hindi ko lang sure kung meron nag-positive. So, as of now, ayun pa lang yung nagagawa ko dito. Yung mga luggage ko. Ayan, nakita nyo medyo malinis na yung mga pagkain. Ayan. Time check, guys. 6:11 na. So, may nilagay ulit na pagkain dito. Kuhanin natin. Food, guys. Pangatlong bigay na nila to. Ano ba yung nakalagay dito? Yung iba kasi umuwi na. Ayan, may another veggies na naman. Tapos, ay, parang katulad lang nung meal nung kanina. Ayan lang. Guys, bye-bye. Mag-check out na ako dito. So, I'll see you guys sa bahay na. Bye, guys!